PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Isang magandang Lunes ng gabi kong muli sa inyong lahat mga kapatid. December 12 at syempre ito po ang Juicy. Magkakasama kami ni na Icy Mendoza. Isang malaking karangalang muli dito sa Juicy ang makasama ang aming mahal na director, Direk Joey Aguirre. Nakakamiss kayo. Magandang gabi po sa inyo. Nakakamiss kayo. Yan. Maraming salamat. Pareho tayo, Direk. At syempre, si Shalala na may mga balahibo ng pita. Nicki Minaj. At syempre, ang mahal naming kasama at kapatid, Gladys Reyes. Ay, nakita ko na may kilikili mong pagkaputi-puti. Okay, at buena manong handog, Gladys. Naku, hindi ko ito ini-expect ha, pero showbiz feed ang mauna sa atin ngayon ha. Okay, ito mula po sa Bulgar. Kaya nag-over the bakot, Juday, tablado sa dos dahil kay Ay-Ay? Ay, may mga ganyang issue kasi nga, hindi kasi nga yung kanilang entry sa iDirect, sorry ha, ako muna magsasalita. Ikaw ang tagapamahala nito, ikaw ang director. Okay. Pero issue ito tungkol sa kanilang mga pelikulang lahok sa Metro Manila Film Festival 2011. Kasi lumalabas na parang yung pelikula ni Ryan Agoncillo at ni Judy Ann Santos na My House Husband, eh parang hindi binibigyan ng sapat na exposure sa ABS-CBN. Kaya nagsabi si Juday na, sanay na ako sa ganyan. Bilang tablado dahil kay Ay-Ay, dahil si Ay-Ay may ginagawa rin. May ginawa rin. Bilang coordinator ng Octo-Art. Isa sa mga between ng nasa at bilang director. Yes. Nagkausap naman kami nung pinopromo ko doon. Kausap ko yung mga taga-DOS. Tinanggap naman nila, pero for scheduling. Parang may mga programa lang na pero this weekend, nasa Channel 2 naman si Juday at si Ryan. Huwag lang tatamaan yung talent tadong Pinoy. Okay. So, at saka understandable naman yun. Siyempre, may sariling entry ang Star Cinema together with MSET, hindi ba? Na, so, natural na bigyan nila ng prioridad yung ending. Must bigyan. Yes. Ang dami namang pwedeng shows na pagpromohan dito sa Juicy. Go, why not? Pero direct, siyempre, ang reaction naman ng mga tagahanga at taga-suporta ni Judy Ann, siya naman ay isa ring artista ng ABS-CBN. Dapat maging parehas din sila sa pagbibigay naman ng pagkakataon. So, sabi nga po, di ba, next week, nandun daw. Ano naman yan? Kapag ano na lang, naging priority lang yung movie ni Miss Ay-Ay, pero susunod naman yung kay Juday na po. Saka, ng Shake, Rattle, and Roll. Ang dami pa, di ba? Ang dami. Ang dami pang ano, meron pang yesterday, today, tomorrow, di ba? Ay, yun siguro, mukhang mahihirapan talaga sa kabila dahil syempre Studio 5 naman ang kasosyo ni Mother Lily do sa pelikula ni Direk Yulanan. Uy, pero in fairness ang Kapatid Network binigyan ng isang episode ng talentadong Pinoy sa promotion ng My House. Wow, napakaganda naman talaga. Greatly appreciate that. At mapapanood yes sa linggo. Kausap daw kasi ni Sir Percy si Boss Orly, sabi daw boss o ano maitutulong namin dahil well, alam namin launching ito ni Ryan Agoncillo gagawin na. Okay, napakagandang balita. Totoo. So abangan nila yan kasi di ba direct, nandun din kami. At dahil ang gagaling niyo sa talenta. At dahil di ba sabi nga natin promo, kailan bang My House Husband? Nais ko imbitahin kayo na panoorin nyo lahat ng pelikula ng Metro Manila Film Festival at sana isama ninyo dyan ay ang My House Husband, ikaw na with the Agoncillos and Eugene Domingo and Shalala. Sorry nang bilis. Eh nag-direct siya sabi niya. Di ba sabi mo, please watch my small role. Yun ang sinasabi niya. Napaka-importante ito. Ito po ang unang human role ni Shalala sa taos siya dito. Okay, direct. My House Husband, ikaw na. Okay, maraming dito na po ang pagkakataon para silipin natin ang mainit na issue dito po sa ating Bigating Express Pasabog. Express Pasabog Top 5. Yolo Pascual, suportado ng anak na si Inigo, iba't ibang panig na ang narinig mula sa kampo ni Casey Concepcion tungkol sa paghihiwalay nila ng dating karelasyong si Piolo Pascual. Pero nananatiling tikom ang bibig ng kapamilyahang tungkol sa issue. Sa nakaraang fundraising event na pinangunahan ni Piolo last Saturday, ay nagpalabas ng video ang organizers kung saan nagbigay ng words of support ang kanyang anak na si Inigo. Ano naman ang masasabi mo sa pagsuportang ito sa iyo ni Inigo, Papa P? Hindi ko narinig eh.
Hindi ko pa narinig. We were on the phone kanina and he just came from a run also. There was a run in his school sa LA. Express Pasabog Top 4, Jasmine Curtis-Smith. May pamasko para sa mga ka-freshness. Dumating noong Sabado ang TV5 Princess na si Jasmine Curtis-Smith sa bansa para makasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko. Super excited si Jasmine na ibalita na magiging busy siya this season sa dami ng projects na kanyang gagawin. Merong mga ibang commercials or mga ano na isi-shoot namin. Saka meron din akong surprise sa inyong lahat. Next month namin isi-shoot. Ito na yata pinaka-bonggang project na na-receive ko so far. And super excited na ako. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin na hindi pa talaga pwede. At sa atin pong pagbabalik sa Juicy, mga kapatid, syempre, baon ko. Talaga pinagpipistahan ang issue ngayon, direct. Mm-hmm. Ito yung tungkol sa balitang-balitang panliligaw, kundi man sila na, ni Bossing Vic Soto kay Pauline Luna. Syempre, si Pauline umiiwas sa mga interview. Si Bossing Vic, ina-expect mo bang magsasalita? Syempre, hindi. Pero may isang katikatera na tulad ni Manay Lolit Solis na nagsabing, nako, no, totoo yan. Minsan nga, nagpunta na si Vic kay, ano, sa bahay nila Pulin para ipagpaalam sa magulang. So may maniligaw talaga ng gagawin. Manager. At saka totoo yun. Managerial yun ni Pulin. Manager ni Pulin. Yes. Okay. Ano, siguro na naloko lang tayo dahil sa age difference. Pero siguro wala namang masama. Pareha naman silang si Ken. Hindi, sa usapin ng pag-ibig, hindi naman kinu-question ang edad. Siguro mas ko-questionin siguro ng iba yung marami nang nagdaang babae sa buhay ni Bossing Vic. Pero ano magagawa natin? Eh, kung talagang mahal siya ni Pauline. At saka kaibig-ibig si Boss. Yun nga sinasabi ko. Dami pa rin may crush talaga kay Boss. Hindi ba may wish na naman si Pauline para malaman ko ano ang gusto niya sa buhay? Yes, tama at mali. Diba? At saka si Bossing Vic, sino ang nakawala at nakalusot sa karisma niya? Sige. Grabe. Diba? Grabe. Direct? Grabe. Ang alindog ni Bossing Vic. Overflowing ang kanyang ano. Diba? Marespeto sa babae, napaka-low-key. Marespeto sa pamilya, pani sa lahat. Pani pa, napakalaking diba? Turn-off. Ang question lang, kasi direk alam mo naman ang pinagbulang pamilya ni Pauline, napaka-konservatibo. Eh baka mamaya, yun ang makaharang sa kung ano man tinitibok ng puso niya ngayon. At saka, di ba mas nakakilig ngayon na yung age difference yun, pero para bang alam mong aalagaan ka dahil medyo malaki yung age difference. Secure na secure ka. Na babying baby ka. Gusto ako, diba? Actually gusto ko ganun, older guys. Pero ganun? Yes! Pero dahil nung Sabado, nandun ako sa Itbulaga, nakita ko hindi sila masyado nag... Siyempre, marami ng mata nakatanaw. Diyos ko naman, sexy ni Pauline, in fairness. Diyos ko naman, Shalala, hindi mo naman kailangan ibalandra pa sa publiko yung relasyon ninyong pandalawa. Hindi, bilang pinag-uusapan na nga, bilang gagawa pa kayo na sa ating para masalang pag-usapan, umiwas niya. At may kabuntot yun, ang nagkakalat daw ng kwento na sila na, si Pia Guanyo raw. Ay! Oo, si Pia Guanyo raw nagkakalat na sila na. Paki-explain. Sumagot yung isang tagapagtanggol ni Pauline. Eh kung ako naman sa kanya, kung meron siyang amor propio, dapat wala na siya sa Itbulaga ngayon. Ay! Dahil di ba, yun ang raan nila ni Bossing Vic, di ba? Oo! Yun! Okay, kambalan natin ang baon ni Gladys yan. Okay, ito naman, Nay. Nung nakaraan na panood ko na rin sa paparazzi, ito mas magiging madetalye lang ako. Isa po ako sa naanayahan bilang isa sa mga hurado nung Alae Festival kay Governor V. Santos. At hanga talaga ako sa kanya dahil magmula sa pagstayan namin na resort hanggang sa sasakyan naming mga artista, napaka-organized lahat. Sabi ko nga kay Governor V, congratulations po kasi napaka-successful talaga at alam na alam niyo po kung ano yung mga pangangailangan namin. Sabi niya, syempre Gladys, dahil artista rin ako, pati security, lahat. At ang mga production numbers talaga namang parang mga dati, yung PO5, parang gano'n. VIP, ito, ngayon, VSR. Vilma Santos Recto, pero Voices, Songs, and Rhythms. Yun ang title. Yes! Pero, naitanong mo ba kay Ate B yung chismis na lilipat siya dito sa TV5? Sana nagdano ka na, kinarir mo na ang pag-i-interview. Natanong mo ba sa kanya kung totoo nakapag-usap na siya kay Sir MVP? Bakit? Regular na ba ako dito? Ha? Ay, nakapag-regular na ako dito. Ako, nangangailangan ng confirmation. Ang sumirit. Sandali na, ito na. Yung tukol kay Jenilyn naman and Luis. Okay, isa rin sa judges si Jenilyn. Siyempre, i-introduce kaming mga judges. Sabi ni Governor VK Jenilyn, ito po, hindi ko alam kung paano siya i-address. Kaibigan po ng aking anak. Naku, sa backstage ha, sumagot si Luis nang naka-mic.
Mommy, girlfriend. Dumano. Ay! Oh! So talaga, buong Ningning na in-announce na talaga sa mga taga-Kalaka at sa buong mga taga-Batangas na talagang mag-boyfriend na si Maya. Pero may napansin ako, ang ganda-ganda ng baon mo, hindi mo sinabi ang sabon at saka mga panindam mo. Hindi, actually kaya ako absent ng mga nakaraan. Hello mga juicy tooters. Kasi ho, galing ako sa pagdikinda sa World Trade. Ayan. Direk, alam mo naman noon, pinagmalaki namin ang kilikili para lang sa iyo. Oh. Alam na ko na rin. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Kaya si Mito talagang patay na patay. Eh, no? Yan ang pampansang kilikili. Hindi ba? The National Armpit. Si Christopher Rojas. Ay, naku, ang dami-dami pa rin po namin pasabog at sorpresa dahil... Ito ang huling agupit ang chikahang nag-iinit. Tada-tada ang hit sa... Juicy! Juicy!